Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Okay. Kumusta mga BTAC followers, friends? Subukan natin magkaroon ng short live stream mula dito sa ating hotel na tinutuloyan. Nasa Central Coast tayo, in between San Francisco and Los Angeles. Sama yung anak ko si Carl. It's a bonding time at vacation also. I should be doing this every quarter. So in the meantime, let me give you updated. Let's just get you updated. Marami nagtatanong kung kailan mapapakinggan at mapapanood ang BTAC Live. Sabi ko nga, mag-uumpisa ang BTAC Live August. Wala akong specific date kasi darating ako. Should be on the 3rd, if not on the 5th of August. Next month. Next month yan. So, ang mangyayari dyan, it will be on PTV4, 8 to 9 in the morning. And then, naka-live stream yan dito sa Facebook page ng BTAC Live. Also, sa simulcast sa Radyo ng Bayan, 738. So, ang schedule bago, 8 to 9 in the morning. Hindi ka pareho ng dating sa kabilang stasyon pa, from 10 to 11. Pero iba ito ngayon. So, magkakaroon ng ibang format. It will be an analysis. Kapareho ng dati, maraming humihiling na kumari balik yung BTAC Farm na bawat personahe sa loob ng sinasabing farm. Nilalagay natin yung katauhan ng isang animal or sa loob ng farm. Just for fun. So, alam niyo naman siguro kung sino yung si Hippo, si Cholesterol Jr., si Hippo Jr. Alam niyo naman siguro kung sino yung si Turkey. Alam niyo naman siguro kung sino yung kambing. You know, ito yung mga gustong mangyari ng mga followers natin. So, you make your own suggestion kung anong pwedeng gawin natin sa BTAC Live. And I'd like to serve yung ating mga followers in such a way na hindi yung kagustuhan ni Ben Tulfo. Rather, ito yung programang may entertainment value. At the same time, it talks about issues, anything under the sun. So, magiging ibang format pero mas bibo. And we might just have to integrate interviews ng mga personality. Not only personality, mga politiko, whoever they are. If they're part of the issue. Kaya darating niyan. So, maraming nagtatanong, maraming parang namimiss na tayo. Ako'y nagpapasalamat at natutuwa naman sa mga followers natin na hindi kayo nakakalimot. So, ang gagawin ko muna, bakasyon muna tayo, and we have to do this every quarter, every 3 months. I promise myself to have 2 weeks vacation. So, in about a year, 10 months lang yung trabaho ko, and 2 months vacation, kasi every quarter, two weeks. So there are 4 weeks. There are like 4 2 weeks. That'll be about 8 weeks. So 2 months and 10 months plus yung sinasabi nating day off only on a Sunday. Iba pag nagtrabaho si BTAC kasi I'm not just a journalist, as I said. Malimit kong sabihin yan. I'm also an executive of BMUI, BTAC Media Limited Incorporated. Mas malaki yung saklaw na ginagawa natin ngayon, hindi ka pareho ng dati, operations. Marami mga palabas na ito yung production ng BTAC exclusive, may copyrights, may intellectual property rights. Tulad ng Crime Desk, ang relaunching ng BTAC, BTAC Live, and many other shows na hindi muna namin sasabihin hindi hanggang dito nakalatag. We'd like to let you know na content provider ang BTAC for TV, PTV4. Hindi kami nagpapalabas. So, ito yung
you can expect this for next month. In the meantime, dito muna tayo sa mga issues na nangyayari. Ano? Maraming mga, sabihin na natin ito yung mga armchair general or yung mga would-be expert, wannabes. Ginagrado nila, binibigyan na ng grado yung performance ni President Digong at kung yung mga bagay na sinabi niya na sa zona. Tayo naman, ang mga pinipili talaga ng network, ito yung mga sinasabing in the world of academe, sila yung mga professor, kung hindi man, ay mga eksperto sa larangan ng ekonomiya or sa politika. Kung titingnan mo, magagaling sila pagdating sa classroom, magagaling sila pagdating sa pagturo, teorya, na hindi mo malaman kung realidad at nagkatang-isip or yung sinasabing mga ideals sa larangan ng politika at sa larangan ng ekonomiya. So, pag ika'y malaking television network, hindi na tayo magpabangkit. So, gusto nilang magbigay ng grado kung gaano kagaling at kung anong nagawa nitong si President Digong. And paboritong-paborito nilang kunin sa mga universidad yung mga kengkoy, kumag at kolokoy. I'm sorry, with due respect doon sa mga sinasabing profesor. Kung titingnan mo, magagaling sila sa larangan ng sinasabing pagtuturo. Pero sa totoong buhay, kung sabihin natin sa ekonomiya, ang basihan ko dyan, kung magaling ka na profesor, hanggang turo ka lang, hinuhubog mo yung mga estudyante. Hinahanda mo sila sa tunay na mundo, sa larangan na itinuturo mo, pero doon sa sinasabing realidad. Eh, sino ba naman ang utot, sino ba naman ang ugok na magaling para sabihin, eto yung grado ng Pangulo, I give him 8, I give him 9, I give him 7.5. Kasi maraming hindi niya nagawa. So, pag ika'y isang kritiko, kung ika'y isang sasabihin natin eksperto sa larangan, maghahanap ka ng mga bagay na wala, eh hindi mo masyado ina-accentuate yung mga bagay na gustong makita ng taong bahay. Kasi kung titingnan lang, kaya well, kung sa standard ng Duterte, 8.9 or 8.5 or 9%, ano bang ibig sabihin ng sa standard ng Duterte? Ibig sabihin, yung mga followers ni Digong, yung mga nagbigay na matas na ratings, yun yung mga sinasabing standard nila. So, may ibang standard pa. Anong pinagbabatay ng standard na sinasabi nila rito? Well, hindi nagawa ng ganyan, hindi nagawa ng ganyan. Marami silang masasabi dito. Kasi ako nandito sa US, pinakikinggan ko lang at ako'y natutuwa sa mga sinasabi nila. At the end of the day, pagtitingnan mo, ito yung mga, parang may masabi lang, parang yung mga malalaking network, mailabas lang nila na, wow, ito yung grado, wow, eksklusibo. So, huwag kayo magpapaniwala dyan. Although, nare-respeto natin dahil sa, well, ito naman ay mga kasama natin sa hanap buhay. Pero ako, naniniwala sa aking analysis. We really need to have a very good fiscalizer or opposition. Kasi kung walang opposition, abay, hindi na magiging masaya. Kaya alam, para sa akin, ang paging isang opposition, importante rito, lalo-lalo yung mga dilawan, senador, kongresista, leftist, or kung sino man itong mga kumokontra, ito yung mga taong maghahanap talaga ng issue. Kilala nyo naman siguro sa liberal. Kilala nyo yung kung sino yung mga ugok, kung sino yung mga mahihina, nagpapakita na sila'y malakas, nagpapakita na sila'y madunong, kung titingnan mo, alang laman, cotton candy kung mag-isip. I'm sorry, but this has got to go. Unfiltered yung aking sinasabi. Ito yung mga taong kinukumbinsit, naghahanap ng mali at italagang ipinagduduldulan nila mga ito na ang mali ay itong ating gobyerno pagdeklara ng martial law. Mantakin nyo mga bossing. Ano mga sinasabi nila? Kaya daw na-displace ang mga civilian sa Marawi. E kagagawan daw ng martial law. Ito yung makikita mong ginagawang bobo, tanga ang mga Pilipino. Hindi na intindihan ito ng mga ugok na to. Eh, siguro pasensya na, no? Mga LP senators and leftist congressman, kung sino man. Kaya na this place,
Itong mga pobreng kababayan natin sa Marawi, gawa ng maute. Gawa ng sinasabing terorismo. Eh, ang pinapalabas nitong mga kulokoy na kumag kengkwet, sabihin na natin, ewan kung kurimaw. Idagdag na natin yung salita nito. Ang gustong palabasin ng mga ito, mga sangkatarbang mga bobo ang mga Pinoy. Hindi marunong mag-analisa, hindi marunong mag-isip na kinakailangan, pagduduldulan na lang galing nila, paiikuti nila sa asakin na si Chubibo. Sa bandang dulo, sila nahihilo kasi nilalampaso naman sila sa pamamagitan ng sinasabing trust and popularity ratings ng Pangulo. Ngayon, etong sasabihin nila, hindi. Kasi itong mga the usual, ito yung mga deterred cards. So, balikan natin. Kaya nga na-extending martial law, which, well, wala na silang nagawa. Kundi kumakyaw-kyaw, siguro, yung sabi nitong isang cholesterol junior sa Kongreso na si Lagman, abay dadalhin nila sa Korte Suprema. Ewan ko kung ano pang gagawin ito. Talagang gagawa at gagawa ng paraan. Anyway, yung mga bagay na pang-iinsulto sa pag-aanalisa sa talino ni Juan de la Cruz. Ako sinesentro ko lang, ano? Pang-iinsulto yung ginagawang mga sangkaterbang mga bobo at tanga ang mga Pinoy na sasabihin na ang dahilan ng problema kung bakit na misplace ang mga taga-Marawi gawa nga ng martial law, ang pangbobomba at yung paglusob ng mga sundalo natin, kundi ba naman mga tanga, estupido, gonggong? Alangan ba naman titingnan lang ng mga sundalo itong kumugkob sa Marawi mga maute na hindi sila gagante? Ngayon, ang dahilan ng problema, mga sundalo. Hindi nila sinasabi, ang dahilan ng problema, itong pagpasok ng maute. Na ito lang, ginawa ng mga sundalo ay lumusob doon para sila itabuyin. Ang ginawa nito mga gagaling na mga estupidong gunggung na mga politiko, kasalanan ng mga militar. So, ewan natin kung meron pang silang mukha at tibay ng sikmura, pabor, pumabor ang taong bayan. Kahit na sa Kongreso, mangilan-galan lang kumukontra. Kilala niyo naman siguro kung sino mga kumukontra. Mabibilang lang. In short, mga boss, simple lang. Patuloy na talagang eto naman, sabi nila, nakakasawa na pakinggan yung droga, nakakasawa na etong ginagawa ng Pangulo. Ako naman, ang gusto kong makita na gagawin ng Pangulo, etong talagang declaration of war laban doon sa mga kurakot. Nagsimula ang Pangulo. Kunting kaluskus lang na eto, kapag ika'y nasangkot sa sinasabing katiwalian o korupsyon, hindi ka sasantuhin ng Pangulo. So, alam mo kasi natin ang korupsyon nag-umpisa sa dilaw. Tumibay ang sikmura at laman loob ng mga kurakot noong panahon ni Panot. At dahil dyan, sila ang naging mukha ng katiwalian, kapalpakan, kawalang hiyan. Hanggang ngayon, natatamasa pa rin natin. Pero hindi na natin siguro ibato pa rin sa kanila. At naturalmente, ginagawa pa rin ng Pangulo ang pagsisikap na itong korupsyon matigil. Kaya tayo, mga Pinoy, dapat sinusuka natin ang korupsyon, ang katiwalian. Marami kasi mga politiko, pinagmamalaki pa kung gaano sila kagaling, mangurakot. Saan panahon ni Pinoy yun? Sa panahon ngayon ni Digong, pantayan natin kasi mismo ang Pangulo nagbigay na ng kanyang babala. So para dyan, mga boss, ito naman, medyo nagwo-warm up pa lang ako dahil ang mind ko bakasyon pa rin. But then again, I have my obligation na kahit na papano to talk sa inyo live stream dahil marami na sa inyo nami-miss na sinasabi, Boss Ben, miss na namin ikaw. Nakakataba ng puso, kaya sinisikat natin kahit na bakasyon
Eto rito, alas 9 na ng gabi, maliwanag pa rin ang sikat ng araw. Ginawa natin ang pagla-livestream. Hindi madali. Si Carl, ang anak kong, gumawa ng ganitong klaseng setting lang para lang magawa natin yung touching base with you. Kaya ang sasabihin ko, mga bossing, abangan nyo na lang August, pagbalik ng Bitag sa PTB4 live stream sa Bitag Live Facebook page at sa Radyo Pilipinas 738. Itagaan nyo sa bato. Hindi si General Bato, as itagaan nyo sa bato. Sure na yan. Kaya huwag niya kayo magsabing nami-miss niyo na ako. Kasi tuloy, hindi ako nakakapagbakasyon ng gusto kasi parang naobliga ako magtrabaho. Chip, boss, papakasyon niya na naman ako. Minsan lang naman. Hindi madali ang trabaho. Kaya alam, nag-enjoy din naman ako . Pag isang bagay na gusto mo, hindi ka nagko-complain kahit mahirap, hindi trabaho yun . Yan si Bitag.